Mahilig ka bang mag-online shopping? Nakatanggap ka na ba ng wrong item? Yung tipong nagbayad ka naman ng maayos, pero nung dumating yung order mo, hanga, hindi kasya, hindi tugma sa description nila. Gusto mo bang malaman itong 7 important tips kung paano mo maibabalik yung item nila para maibalik sa'yo yung perang pinaghirapan mo? If yes, tapusin mo itong video na ito hanggang dulo para malaman at matutunan mo kung papaano. Dahil pag in-scroll mo pa, baka hindi mo na ito makita ulit. At hindi mo na malalaman kung papaano. Hi, ako nga pala si Michelle Dacoco, isang full-time mom from Dasmariñas, Cavite. Nais kong i-share sa'yo itong na-experience ko dahil sa dinami-dami ng mga binibili ko online, first time kong makatanggap ng wrong item. But I am thankful and grateful dahil nakapag-return refund ako in just one day. Pero bago ko makalimutan, bago natin pag-usapan yung mahalagang tips na yan, may mas mahalaga pa akong i-share sa'yo. Libreng training ito para malaman at matutunan mo rin kung paano ka makakatipid ng panghabang buhay at makaiwas na mabiktima ng mga fake at expired na products. Meron akong link na nilagay dyan sa description at comment box. Click mo yung link na dacocomichelle.com or learn more button para magawa mong makapag-register at ma-access yung libreng training. I-click mo yung link na yan pagtapos mong panoorin itong video. Pag kinlik mo yung link na yan, may bubukas na website. Meron doong form. Ilagay mo lang yung email at name mo, tapos dun sa email address na ilalagay mo, doon ko ipapadala yung libreng video training para sa kaligtasan mo, kalusugan mo, at kinabukasan ng mga mahal mo sa buhay. Okay siya. Sige. Game na. Start na tayo. Mahilig na akong mag-online shopping. Nakakalibang kaya? Kaso, nakaka-stress pag nakatanggap ka ng wrong item. Diba? Naranasan mo din ba yun? I believe, ito yung isang solusyon sa problema nating mga online shopper. Kung paano maibalik yung produkto nila at maibalik sa'yo yung pera mo pag nakatanggap ka ng wrong item. So, tip number one, pag natanggap mo na yung package mo, picturean mo agad yung receipt. Bakit? Ebidensya mo ito kung kaninong online seller mo binili. Meron kang 7 araw para inspectionin at may chance ka na maibalik yung diniliver na item sa'yo kung wrong item, defective, or may damage. Tip number 2, pag dumating na yung order mo, buksan mo ng maayos yung package. Buti na lang, nung dumating itong in-order namin na wall bracket, maayos ko itong binuksan. Tapos, sinukat ko agad sa TV namin. Sa hindi inaasang pagkakataon, hindi kasya yung wall bracket. Ayon kasi sa description, kasya daw sa hanggang 42 inches. Kaso hindi. Kaya importante na dahan-dahan mong bubuksan yung packaging nila dahil kakailanganin mo yun pag ibabalik mo na yung item. Kaya ikaw, alam mo na, huwag mong wawasakin yung lalagyan. Next po, tip number 3, picturean mo na yung wrong item. Hindi mo kailangan maging eksperto. Basta maipakita mo na hindi tugma yung description item sa binibenta nila, may pag-asa ka pang maibalik yung pera mo. Sa kaso ko, hindi ko na ginawa ng video. Dahil sa picture pa lang, kita na agad na wrong item. Pero kung ikaw, kakailanganin mo gumawa ng video, basta hindi lalagpas ng 1 minute. Next step na agad, para makabawi ka na. Tip number 4, kausapin mo ng malumanay si seller. Bakit? Kasi dagdag ebidensya mo din itong pag-uusapan ninyo.
Paano kung hindi mag-reply si seller? Pag hindi sila nagre-reply, okay lang, gawin mo na agad itong next step. Tip number 5, oras na para i-click yung return refund button. Hindi ka naman siguro papayag na masayang yung perang pinaghirapan mo. Kaya pumunta ka lang sa order detail products, hanapin mo yung produktong ibabalik mo, tapos i-click mo lang yung return refund button. Tapos hihingin nila sa'yo yung dahilan bakit gusto mong mag-return refund. Ikwento mo lang yung problema ng in-order mo. Ipakita mo sa kanila na kahit picture na wrong item yung binigay nila sa'yo. Pwede mo rin isama yung conversation ni seller at yung receipt. Simple nga lang yung ginawa ko dito. Wala namang mahapang paliwanagan. Hindi na rin ako gumawa ng video kasi kitang-kita naman sa picture na hindi kasya yung wall bracket sa TV namin. Then next step tayo, tip number 6, pack na pack. Pag na-aprubahan na ni seller yung return refund request mo, bibigyan ka ng step-by-step instruction kung paano mo ibabalik yung item nila. Magde-text din sila sada sa'yo. So, sabi sa instruction, number 1, i-check mo yung LBC na pagda-drop-upan mo. Tapos number 2, kailangan mo itong code para ma-drop-up mo yung item sa pinakamalapit na LBC sa inyong lugar. Take note, wala kang babayaran dito na shipping fee. Tip number 3, siguraduhin mong maayos yung pagkabalot at naisauli mo lahat ng item. Walang labis, walang kulang. Ang gagawin mo lang, pag pumunta ka ng LBC, sasabihin mo lang sa teller na magre-return ka ng item galing sa Lazada. Alam na nila yon. Bibigyan ka ng form. Pipilapan mo lang yon, tapos isusulat mo sa prom yung pangalan mo, address, at cellphone number. Doon naman sa 2, ilagay mo lang yung Lazada, tapos yung code na binigay nila sa'yo. Tapos, ibigay mo na sa teller yung item. Tapos, hintayin mo na lang yung resibo. Tapos, okay na. Once na natanggap na ng seller yung binalik mong item, i-inspectionin nila yon kung kumpleto. Tip number 7, wait. Hintayin mo na lang sa Lazada wallet mo yung cash refund. I hope may napulot kang idea kung paano yung step-by-step procedure ng return refund sa Lazada. Recap tayo. Tip number 1, picturean mo yung resibo. Tip number 2, buksan mo ng maayos yung package. Tip number 3, picturean mo yung wrong item. Tip number 4, kausapin mo ng malumanay si seller. Tip number 5, oras na para mag-request ng return refund kahit hindi nagre-reply si seller. Tip number 6, pack na pack, balutin mo ng maayos at kumpleto yung item na ibabalik mo. Tip number 7, hintayin mo na lang yung refund sa Lazada wallet mo. May natutunan ka ba sa video na ito? Kung nakatulong sa iyo yung mga tips na binigay ko, please click like button at click share button para malaman at matutunan din ng iba kung paano makapag-return refund sa Lazada kung sakaling makatanggap din sila ng wrong item. Maaari mo rin bang i-share sa comment box kung ano yung solusyon na ginawa mo nung makatanggap ka ng wrong item. Baka may iba pang paraan kung paano makapag-return refund kay Lazada. Thank you in advance. Siya nga pala, pwede mo nang i-click yung link na thecocomichelle.com or learn more button. Mag-register ka doon para mapadala ko sa iyo yung mas mahalagang libreng training. Okay? Click then register to get an access now.